Yung jowa mong pangit. Maganda na ba yan? Yung jowa nito, LJ Satterfield. Magkano binayad sa'yo, ah? Magkano binayad sa'yo ni Butapang? Okay, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, isang reaction video ang ating gagawin. Alam niyo po, sa ating pag-iikot at sa ating pong pagsasaliksik, ay aksidente pong nag-notify sa akin. Ito nga hong vlog ng isang tao. So hindi na lang po natin siya papangalanan para hindi na po masyadong sumikat pa. Narinig nyo naman po yung kanyang sinabi doon po sa unang entrada ng ating video. Bigyan lang natin ng diin at himay-himayin. Ako po muli si Taong Galak at samahan nyo ako na himayin natin itong kanyang mga binitawang pananalita. Una sa lahat mga kaibigan, nagulat ako sa kanyang mga sinabi sapagkat sobrang nakakainis at magagalit ka talaga sa narinig nito. Ang isang katanungang namumutawi sa aking kaisipan kung bakit sinabi niya yun, magkano ang ibinayad mo, Buitapang, kay Miss LJ? Asa na yung girlfriend mong parang ganoon sinabi niya. Kilala ba niyo madirekta si LJ Satterfield para sabihin niya ang ganito? Kasi kung hindi niya kilala, dapat wala siyang karapatang sabihin yan. Sa aking pagsasaliksik, nakita ko ang taong ito na mayroon din siyang pahayag, hinahamon niya si Buitapang sa isang boxing. So, pumagi sa isip ko, baka ako ay ito ang kanyang pamamaraan para matrigger si Buitapang na tanggapin ang hamon niya. Diba? Hindi ko lang alam ha kung nakarating na ito kila Miss LG sa kampo nila Buitapang. Pero I'm very sure, kalat ito eh. Viral din itong kanyang pambabas na sagad sa buto kay Miss LG. Hindi sana, or okay lang sana kung ang kanyang direktang sinesentro sa kanyang pangbabas ay si Buitapang, dahil si Buitapang ano na yan eh. Pero dito, dinawit niya si Miss LJ na kung saan, I'm very sure hindi naman niya kilala yung tao. Sana nag-research siya kung anong klaseng pagkatao si Miss LJ. Ulitin lang natin mga kaibigan, may pinakakaingatang pagkatao pangalan itong si Miss LJ dahil CEO ito ng isang kumpanya sa Cebu. Pangalawa, isa siyang modelo. May negosyo. Eh kaya lang naman nagkataon na naging ganun ho at sumikat na kilala masyado sa social media because of Buitapang. At hindi natin masisisi dahil nakita natin yung kanilang pangmamahalan. Ito lang naman yung bottom line eh. Maswerte nga ho tayo, may isang tao na talagang bumaba sa level at talagang inunawa si Buitapang sa kanyang kumbaga personal na katauhan. Niyakap niya yung katauhan ni Buitapang. No? So, isa yan sa pinakamagandang punto na nakita natin. Pero hindi naman po nararapat na makuha niya itong ganitong klaseng pambabas. Siguro sa taong nagsalita ng ganito, no, bigyan lang natin ng pagkakataon. Although meron tayong tinatawag na karapatan na magpahayag. Ito ho kasi yung mga nasasako kayo, meron tayong karapatan sa pagpapahayag. Tama po yun. Meron tayong karapatan sa pagpapahayag. Pero meron din tayong posibleng haraping obligasyon kapag ang karapatang ito ay inabuso. Kasi ang pang-aabuso sa karapatan ng pagpapahayag ay ito ay nauuwi na sa nagbibigay ka ng mga akusasyon na hindi totoo. Paninirang puri. Kapag pumunto o dumako na doon sa usaping yun, no? Dahil sa pang-aabuso sa karapatan ng pagpapahayag, ay pwede kang kasuhan sa ganitong pamamaraan. Libelous ho ang mga pahayag nito. Hindi ko lang alam kung alam ano ng taong yan yung kanyang ginawa. Pero sabi nga, ignorance of the law excuses no one. So hindi ka pwedeng ma-excuse sa isang pagpapahayag dahil hindi mo alam ang batas. Meron ho tayong mga safeguard dito, no? So sana malaman ito ng taong ito
kung ano man yung kanyang intention. Kasi nakakatakot po ang ganito eh. Direkta ho, kung titingnan ho natin, yan po ay direktang paninirang po rin. Magkano ang ibinayad mo? Ano-ano ho ang gusto niyong palabasin? Babaeng bayaran si Miss LG? So, hindi siya nag-research pagkakal niya nun. Maaaring yung pumasok lang sa isip niya dahil nakita niya sa video at dahil meron siyang intensyon na hamunin si Boy Tapang sa isang aspeto ng karera, no, nung sa boksengan, na ibig sabihin, para lang matrigger si Boy Tapang na tanggapin ng hamon, ito yung naglaro sa kanyang isipan. Ha? Ito lang yung naiisip kong paraan na sumagi siguro sa isip niya. Kasi nung nag-research ako sa kanya, nakita ko po yung kanyang paghahamon, no? So, mali pa rin ho, mali. Maling-mali ho yun. Hindi ho tama yun. Kasi meron siyang binitawang pahayag doon sa issue ng girlfriend na kumbaga ay hindi naaangkop at walang katotohanan. So, pagka ganyan ho, lalo na po ay pampubliko, pumapasok na po yan sa tinatawag na paninirang puri. Maliwanag ho yung sinabi niya, di ho ba? Magkanong ibinayad niyo? Ano ho yun? Lumalabas na bayaran si Ms. LG. Pangalawa, sa puntong ito, kung iisipin lang po natin, I do believe hindi na kailangan magbayad ni Boy Tapang para lang magkaroon ng girlfriend. Kasi nasa si Boy Tapang ho ay kumbaga mula sa mahirap hanggang sa mayaman, nag-elevate na po yung buhay niya, nagbago na po ang buhay niya. Yung estado ng buhay niya ngayon ay hindi na kailangan niyang magbayad pa para magkaroon lang ng girlfriend. Likewise naman si Miss LG, hindi siya putyo-putyo. Sabi ko nga, hindi siya bayaran. Kasi meron siyang pinakakaingatang pangalan. At inuulit ko, to the point na meron tayong mga nakikita na magagandang mga moments, kilig moments na kanilang ginagawa. It is because masaya sila sa bawat isa. At wala silang pakialam, ano man sabihin ng maswerte nga dito, no? Maswerte dito kasi hindi pinapansin nila Miss LG, nila Boy Tapang, yung mga pambabas sa kanila, pambabatiko sa kanila. Hindi niya binibigyan ng pansin. Isa siya sa, alam mo, yan ang pinaka magandang indicator na mataas ang pinag-aralan ng tao kapag hindi mo pinapansin yung mga paninira na binibigay sa iyo. Pero ito hong pagkakataon na ito, para po sa akin ay hindi po dapat palampasin. Kasi ito ho ay direktang paninira ng pagkatao ni Miss LG. Sana ho nalaman ito or may makapagpayo no, sa taong ito na nagsabi ng ganyan. Kasi kumbaga, talagang sobra na ho yung kanyang binigay. Kaya ho tayo nakapag-react na nakapagbigay ng reaksyon bilang followers at siyempre nagsusubaybay, nagmamahal no, kay Boy Tapang at kay Miss LG. Sinusubaybayan natin yung kanilang kwento ng pagmamahalan, kwento ng buhay. At all of a sudden, makakakita tayo ng ganito. Masakit din sa atin ng mga nagmamahal sa kanila, no? Sobrang ano. Kaya ho, nakapagbigay tayo ng reaksyon. So, kayo po mga giliw kong mga taga-subaybay at mga solid followers ng ni Boy Tapang at ni Miss LG. Ano ho masasabi ninyo dito ho sa tinuturan, sa sinabi ng taong ito? Comment down below mga kaibigan para malaman po natin ang inyong saluubin. Tandaan ko natin, kaparte pa rin po kayo ng video nito. Sa muli po, ako po si Taong Gala. Pero bago po tayo magtapos, shoutout nga ho muna mga kaibigan sa ating mga kaibigan na sumusuporta ng ating channel, katulad po ng Friends Life Matters USA. At dyan po ang Ayuda Revive, Team Budol, Team Pima. Nandiyan po ang Team Unity, Let's Talk 101 ni Sir Julio, Sware-Wareo FW Talk Show. At syempre, gusto ko lang pong batiin din yung aking mga kasama no, sa pagkakanta. Although hindi man tayo ganap na singer, pero meron tayong mga kasamang magagaling na mga mag-aawit. Katulad ni Varline TV, ayan, Miguel Love shoutout sa iyo. Ayan si Big Boy, ayan si Nelbert, no, ang binabati natin sila.
sila po ay magagaling na mga mag-aawit na makikita po sa show ng Friends Life Matters USA during sa LS po. Kung gusto niyo pong makita, puntahan niyo po ang Friends Life Matters USA. Yan. So, yan. Maraming maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang dito lang po muna. At sa susunod po mga kaibigan, abangan niyo po ang mga updates pa rin natin sa mga nakakilig na kwento ni Boy Tapang at ni Miss LG. Maraming salamat po.